Good morning. Tara, basa na tayo nating libro, guys. Magandang balita, Biblia. 21 November 2024, nandito tayo sa aklat ng Juan chapter 7. Hindi sumampalataya kay Jesus ang kanyang mga kapatid. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Juan chapter 7 verse 1, pagkatapos nito inilibot ni Jesus ang Galilea, iniiwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Verse 2, nalalapit na noon ang pista ng mga tulda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Verse 3, kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Verse 4, walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Verse 5, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi nananalig sa kanya. Verse 6, sumagot si Jesus, hindi pa ito ang tamang panahon sa inyo. Pakibasa yung verse 6, guys. Sumagot si Jesus, hindi pa ito ang tamang panahon sa inyo. Maaari kahit anong panahon. Verse 7, hindi kayo kapupuutan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinapupuutan nila sapagkat pinapatutuhanan kong pawang masasama ang manggawa nito. Verse 8, kayo na lamang ang pumunta sa pista, hindi ako pupunta sapagkat hindi pa ito ang tamang panahon. Verse 9, pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Nagturo si Jesus sa pista ng mga tulda. Verse 10, pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Verse 11, hinahanap siya roon ng mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Verse 12, pabulong na pinag-uusapan siya ng marami, siya ay mabuting tao, sabi ng ilan. Hindi inililigaw niya ang mga tao, sabi naman ng iba. Verse 13, ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Verse 14, nang kalagitnaan ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagsimula na namang magturo. Verse 15, nagtataka ang mga pinuno ng mga Hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakuha ng karunungan ang taong ito, gayong hindi naman siya nakapag-aral. I think nagbabasa rin sila ng Bible, kasi kahit hindi nakapag-aral si Jesus, ayan, saan kaya nakakuha ng karunungan? Yung verse 15, guys. Nagtataka ang mga pinuno ng mga Hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakuha ng karunungan ang taong ito gayong hindi naman siya nakapag-aral? Diba nga si Jose, yung tatay ni Jesus dito sa lupa is siya yung nagtuturo sa kanya. Pati nga pagka-carpintero So, verse 16. Kasi guys, natin yung history ni Jesus. Wala siya nung diba? Naputol na siya nung teenager siya. Tapos bumalik na lang nung 30 years old na siya. So, ibig sabihin, nung mga panahon na yan, tinuturoan niya ni Jose. Opinion ko lang yun Verse 16. Kaya't sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Verse 17, kung talagang nais nino mang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos, o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Verse 18, ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan, ang nagsugo sa kanya ay taong tapat at hindi sinungaling. Verse 19, hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautosan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin? Oo nga naman, doon sa Ten Commandments, guys, inano ni Moises, guys, di ba nakalagay doon, huwag pumatay. Pero nakalagay dito, bakit nais ninyo akong patayin? Tama nga naman, hindi sila sumunod sa kautusan ni Moises. Okay, Juan chapter 7 verse 20, sumagot ang mga tao, isa kang hangal, sino ba ang gustong pumatay sa iyo?
Verse 21, sumagot si Jesus, isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtataka na kayong lahat. Verse 22, ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli kahit na hindi ito nagmula sa kanya kundi sa inyong mga ninuno at ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Verse 23, kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin dahil sa nagpagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga? Verse 24, huwag na kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Need ko na yata palitan yung salamin ko. Ano na siya, nagbablard na naman. Kahit nililinis ko na yung salamin ko, ganun pa din. Okay. Sabayan nyo na lang ako ng basa, guys, para kayo rin mismo nakakabasa ng binabasa ko dito. Siya na nga kaya ang Kristo? Yung, ulitin ko yung verse 24, guys. Huwag na kayong, yung 1 chapter 7 verse 24, huwag na kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Yun na. Siya na nga kaya ang Kristo? Sa generation natin ngayon, guys, don't be judgmental. yun. Siya na nga kaya ang Kristo? Verse 25. Sinabi ng ilang taga Jerusalem, hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Verse 26. Hayan, lantaran siyang nangangaral, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya na nga ang Kristo. Verse 27. Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Verse 28. Okay, guys, nandito na tayo sa Juan chapter 7 verse 28. Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat dapat pagtiwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala. Verse 29, ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. Verse 30. Okay, verse 30, guys. Nais na siyang takpin ng ilang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumarating. Okay, guys, nandito na tayo sa aklat ng Juan chapter 7 verse 28. Kaya habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat dapat pagtiwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakilala? Verse 29, ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. Verse 30, nais na siyang dakpin ng ilang naroroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Verse 31, marami sa mga tao ang nanalig sa kanya, ang sabi nila, pagparito ng Kristo, makakagawa kaya siya ng mga himalang higit pa sa mga ginawa ng taong ito? Nag-utos ang mga pariseo na dakpin si Jesus. Verse 32, nakarating sa mga pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't inutusan nila
At ng mga punong pare ang ilang bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Verse 33, sinabi ni Jesus, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Verse 34, hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Verse 35, nag-usap-usap ang mga Hudyo, saan kaya pupunta ang taong ito at hindi na raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang nasa lupain na mga Griego upang magturo sa kanila? Verse 36, ano kaya ang ibig niyang sabihin ng kanyang sinabing, hahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Juan chapter 7, verse 37, mga bukal. 37 na guys. Mga bukal na nagbibigay buhay. Juan chapter 7, verse 37, kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Verse 38, at ang lahat ng nanalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Verse 39, ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatangkapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. Nagtalo-talo ang mga tao tungkol sa Kristo. Juan chapter 7 verse 40. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Verse 41, siya na nga ang Kristo. Sabi naman ng iba, ngunit mayroon namang sumagot, maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Verse 42, hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David? Verse 43, magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Verse 44, gusto ng ilan na dakpin siya ngunit wala namang mga has na humuli sa kanya ang di paniniwala ng mga pinuno. Verse 45, nang bumalik ang mga bantay nang templo, tinanong sila ng mga punong pare at mga pariseo, bakit hindi ninyo siya dinala rito? Verse 46, sumagot sila, wala pa po kaming naririnig na nagsalita ng tulad niya. Verse 47, pati ba kayo inalinlang na rin? Tanong ng mga pariseo. Verse 48, mayroon bang pinuno o pariseong naniniwala sa kanya? Verse 49, mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, kaya't sila'y mga sinumpa. Juan chapter 7 verse 50, isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang pariseong nagsadya kay Jesus noong una, at siya ay nagtanong. Verse 51, hindi ba labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao ng di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Verse 52, sumagot sila, ikaw ba? Juan chapter 7 verse 52 guys. Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. So napaka-komplikado naman ito. Sila mismo kumukontra. Bukas na itong ano guys. Juan chapter 8. 22 November 2024. Nawa matapos natin 'to pagbasa hanggang December, no? Konti na lang naman kasi. Sana matapos na natin 'to. Gusto ko na rin matapos ito bago mag next year. Okay, bye everyone. God bless.